Tuwang-tuwa ang mga mahihirap nating kababayan sa Bisligan City, lalo na ang mga nakinabang sa Pantawid Pampamilya Program na ibinigay ng gobyerno bilang tulong sa kanila. May report si Leo Delica. Dumating mula sa iba't ibang bahagi ng Bisligan City ang mga miyembro at benepisyaryo ng 4Piece o mas kilala ngayon na Conditional Cash Transfer upang daluhan ang Pantawid Livelihood Day na isinagawa sa Bisligan City Hall Covered Court. Ang Pantawid Livelihood Day ay inorganisa ng Department of Social Welfare and Development sa pangungunan ng DSWD Caraga Regional Director Dr. Minda Brigole Seso. Ang naturang aktibidad ay naglalayo na mapatibay at mabigyan ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na karamihan ay mahihirap na makapagtabo ng magandang pagkakakitaan. Dito nabuo ang Sustainable Livelihood Program o SLP. Ang SLP ay nagsusulong ng economic activities para sa mahihirap na pamilya. Ito ay pinagkakaloob sa pamamagitan ng livelihood training at pagbibigay puhunan sa mga naorganisang asosasyon o kooperatiba ng mga miyembro ng 4Piece. Naging highlight sa Pantawid Livelihood Day ang pag-turnover ng check ng SLP Head Roy R. Cedernia na CK Federasyon ng Bislig na may kabuang halaga na 2,770,000. Ayon kay Cedernia, ang nasabing halaga ay unang batch pa lang ng mga tatanggap na mga funding mula sa SLP. Ang mga benepisyaryong asosasyon ay nakapagbuo ng mga livelihood tulad ng hog and poultry production, seafood production, handicraft at iba pa. Isinagawa din ang panunumpa ng mga bagong halal na CK Federation officers. Nagpapasalamat ang CK Federation President Juliet A. Lumpay sa mga kinatawan ng DSWD sa mga naturang programa. Dagdag pa niya, aalagaan at pagyayamanin nila ang mga benepisyong natanggap upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Dumalo din sa pagtitipon ng mga opisyalis ng lungsod at mga kawani ng gobyerno. Sa naturang event ay ginawad sa lungsod ang Seal of Child-Friendly Governance mula sa DILG, Prestige Bronze Award at Gawad Paglilingkod sa Sambahayan, GAPAS Award. Bahagi din ng aktibidad ang Pantawid Sumba Dance Tabu Boot Display Contest. Sa pangalan ni Marinel Abansado, Leo Delica, Eagle News.